Millions of people are expected to visit their departed loved ones in the biggest cemetery in the country, the Manila North Cemetery. Mobile journalist Merrimon Reyes is currently there to give us the latest on the ground. Good morning, Merrimon. Ano na sitwasyon dyan? Magandang umaga, Angela at Diego. So far, maulan-ulan dito sa Manila North Cemetery. Pero humihinto rin naman, kaya ngayon nakapwesto rin tayo dito. And as of 9 o'clock a.m. ayon sa Advanced Command Post, 3,000 na ang crowd estimate ng mga pumunta dito sa North Cemetery. At inaasahan nga nila na mamayang tanghali, hapon hanggang gabi ay dodoble o titriple ito dahil half day ang government offices. At the same time, baka may mga pribadong kumpanya na rin na nagdesisyon na paikliin ang oras ng kanilang pagpasok. Doon sa 3,000, nasa 200 naman ang mga bata na nilista, nirehistro at binigyan ng name tag dito sa Manila Social Welfare Desk. At ito ngayon magsisilbing safety net kung sakali lang naman na mayroong maliligaw na bata ay alam nila kung sino ang kukontakin na parent or guardian. Na-expect na from October 29 to November 3, nasa 1 million yung total ng pupunta dito sa Manila North Cemetery. So to cater this, over 7,000 PNP police ang deployed nationwide para masiguro ang safety and security. Para din naman doon sa pagdating sa medical assistance at first aid, merong 25 na health personnel na manggagaling sa Philippine Red Cross, 2 mula sa Manila Health Department at 10 naman mula sa MDRRMO. Mahigpit din ngayon na binabantayan tulad dito sa aking likuran, sa main entrance, yung pagsili, pag-inspect, lalong-lalo na sa lahat ng mga pupunta para ma-check kung sakaling meron silang binibit-bit na hindi pwede, mga prohibited items tulad na lamang ng baril, paputok, alak, ultimo ang pabango dahil meron itong alcohol content ay bawal din dito sa loob. Gitara, maiingay na sound system, hindi rin ito pwede. Ang fur babies natin o yung mga alaga natin, pasensya na, pero hindi rin ito pwede. At the same time, sinisilip din nila ngayon yung mga nagbibit-bit dito ng mga bulaklak, pagkain, ultimo tubig. Dahil yung iba daw sa mga ito, posibleng hindi for self-consumption ang pakay, kundi magbebenta sa loob at bawal ang vendors mula sa labas. At meron lamang mga permitted na magtitinda dito sa loob. And so far, dito sa nakikita natin ngayon, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga tao. And baka mamaya, papatak na ng 4,000, 5,000, 6,000, and so on and so forth. Kasi kahapon, nasa 5,000 pa lang ang pumunta dito, pero in-expect na nila na dadami. Tulad ngayon na umuulan na dito, isa pa sa mga assistants na isinasagawa ng ahensya o ng pamunuan ay mayroong mga portable toilets, meron din wheelchairs at yung mga at itong ang nasa 40 na e-trikes na nandito sa loob na magbibigay ng transpo assistance para sa PWD, sa senior citizens, sa buntis at sa iba pang mga kailangan. Kasi 54 hectares ang Manila North Cemetery, over 100 acres yung laki nito at lawak nito. So yun yung isa sa magsisilbing assistance nila para makapunta dito. At the same time, idadagdag na lang din natin ito, dagdag lang na impormasyon, mayroon ding road closure sa kapaligiran ng North Cemetery. So kasama na dito, babanggitin na lang din natin yung kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang hanggang sa Rizal Avenue, kahabaan ng Blooming Street mula A. Bonifacio hanggang Guevara Street. Yung Retiro Street, sarado din ito. Kahabaan ng Maseda mula sa Makiling Street hanggang Dimasalang Road. Pati yung P. Guevara mula Cavite Street hanggang Aurora Boulevard ay sarado. Pero ang assurance din naman dito, mayroon ding e-trike sa labas. Hindi ko nga alam, tignan natin kung may makihahagilap tayo. Mayroong e-trike sa labas ng North Cemetery at magsisilbi rin itong transportation para sa mga ngailangan ng access papunta dito sa main entrance. And so far, wala pa namang naitatala ditong reported na threats. Wala rin pa tayong naitatala dito ng cases na nangangailangan na pamunahing lunas. Pero inaabangan nila dito lalong-lalo na mamaya o sa mga susunod na araw, heat stroke. Iinit at tataas ang blood pressure, may hilo, lalong-lalo na kapag dumami na talaga ang mga tao dito sa loob. And so far, pagdating sa mga confiscated items naman, ang mga nanditong nakuha na nila, mga vape, mga pabango, at saka yung ultimo yellow, bawal din daw dahil meron din naman daw mabibilhan dito sa loob. So ganito nakarami ang mga nakumpiska na prohibited items. And so far, pag nakumpiska na ang mga ito, hindi na raw maaaring makuha ng mga bumisita. Balik sa inyo. Merrimon, halos ilang araw natin na binabalita dito yung mga bagay na bawal ipasok sa loob. Meron pa rin mga pasaway. Ano? Pero sabi mo nga, napakalawak nitong Manila North Cemetery at meron daw silang ano dyan, puntod finder para dun sa mga pupunta na medyo hindi kabisado yung lugar kung saan nakalibing yung mga kamag-anak nila. Can you tell us more about it, yung kanilang puntod finder? Yes, Angela. Itong puntod finder, isa ito sa paraan para nga manavigate nila sa loob. At the same time, meron ding nakapaskil na malaking mapa pagpasok dito sa loob. Medyo malayo nga lang kung lalakarin natin siya.
Pero doon pagpasok sa gate mismo, mayroong mahabang tarpaulin at nakalagay doon yung entry points kung saan ka nakatayo, saan yung e-track section na pwede mo mapuntahan. At the same time, ano ba yung ibang mga notable na burial sites dito tulad ng mga ilang sa mga former presidents natin, sila Ramon Magsaysay, even yung artista na si Fernando Poor Jr., dito rin sila nakalibing. So para rin siyang paglilibot para doon sa mga gustong makilala o makita yung mga notable burial sites dito sa loob. At the same time, manavigate kung sakaling sila ay maliligaw sa loob, lalong-lalo na para sa mga bata na posibleng maligaw. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo. That was our mobile journalist, Mary Monreyes. Dami pa rin pasaway, ano? Sinabihan meron na nga na huwag magdadala ng mga ganong gamit, eh. Meron pa rin. Sabi ng ibang viewer, meron din daw ano, kamag-anak finder. Yung mga nasa puntod naman daw maghahanap. Maghahanap. Oh, okay, sige. Uy, yung mga pulis natin, di ba sabi nila, mga nagpakalat na sila ng mga personnel nila sa iba't ibang lugar, specifically sa mga puntod. Pero huwag nila din kakalimutan yung mga areas na madalas meron mga akyat bahay. Kasi alam naman nila, lahat ng tao nasa sementeryo mamaya. Di ba, bantay sa lakay dami, itong mga to. Hoy, reminder lang, nakita natin mga na-confiscate. Pati ho, baraha, bawal magdala. Magsugal. Oo, bawal ho daw magsugal ngayon. Saka, e mga magic lang daw. Bawal din daw mag-inuman, kaya please lang, sumunod na lang tayo. Yes.